And today we're gonna be doing, based on the title, reaction video on Mr. Steven. I'm not sure this is his real name, Steven Siliano. Before we start, I'm just gonna take this chance na pasalamatan yung mga frontliners natin, no? Na patuloy pa rin na nagtatrabaho kahit na may kinakaharap pa rin tayong pandemya na nangyayari sa, hindi lang sa Pilipinas, but in the whole world. And I'm just gonna say na thank you. My heart is with you guys. Really appreciate your efforts na patuloy pa rin na nagtatrabaho. Knowing na masasakripisyo nyo yung health nyo, pati health ng pamilya nyo. Really, really salute you guys. And sana lang na i-compensate ng government natin ang paghihirap ninyo. Kasi hindi ito madali. Napaka-challenging ito. And manarinig kong balita from my co-workers noon. At every time daw na malaman ng mga tao na nurse ka, nagtrabaho ka sa hospital, may discrimination daw, and we understand, I understand na pinoprotektahan nyo lang yung sarili ninyo, but also keep it in mind na hindi nila kasalanan. They are frontliners. They are oriented and educated enough para alam nila kung anong gawin kapag papasok sila sa hospital, lalabas sa hospital, or not only doctors, nurses, and utilities working in the hospital, but also those people na other frontliners like nagtatrabaho sa pharmacy, sa groceries, mga ganun. They are oriented and educated kung anong dapat gagawin. Huwag natin silang i-discriminate or tratuhin ng masama because they're only doing their best at nagawa lang nila yung trabaho nila. It's just sad kasi may mga balita akong natatanggap na ganun. And worse pa yung mga balitang natatanggap ko. I just stop. Please stop kasi dapat ko pa bang i-explain? I just hope that those people na hindi educated enough na kung ano yung talagang kinakaharap natin ngayon, visit a legit website. Tawagin nyo yung mga private doctors nyo or yung hospital nyo. They have designated people na pwedeng maka-explain kung ano talagang, you know, protocol or anong dapat gawin. Or if you want to know more about what was happening today, let's lighten up the mood and let's start reacting to Nurse Evans' compilation of funny videos. I think Nurse Evans' real name is Steven Soriano. I will put his socials on the description box below. I would appreciate it, guys, if you also follow and subscribe to Nurse Evans' YouTube channel. Kamomonetize lang po ng channel niya, I think, ngayong month lang. And let's continue supporting his journey in this YouTube industry. So, let's get started. But before we start, please do not forget to give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and click that notification bell para kapag may bagong video ko, kayo yung unang makakita. Let's start! Let's start watching his compilation of funny videos. And I'm gonna be reacting to his funny videos while talking in Bisaya. Ma'am, iiwan ko na kayo ha. Lalabas na ako. May kailangan pa po ba kayo, ma'am? Okay na, nurse. Thank you. Okay, ma'am. Basta nasa bedside nyo lang ang call bell, ha? Pag may kailangan kayo, i-press nyo lang ang buzzer agad. Alis na ako, ma'am. Okay? Sige, ma'am. Call bell ka lang, ha? Oh, alam! Bebeya akong bond paper, kagawa lang akong incident report. So, agada na mo ni ibutang kaninga nursing diagnosis sa chart sa pasyente. Sa amuang elderly patients o mga tigul lang na nag-edad o 60 up o sa mga pediatric patient, mga pediatric patient, mga bata na nga tato nga pasyente.
kay tungod hyperactive kay sila and tungod sa wala sila yung significant other or SO nga kauban sa ilahang room. So there is a high chance na ay dako nga chance na mahulog sila sa ilang bed. So, usa sad nga hinungdan nga nung mahulog ng mga pasyente sa ilahang bed kay wala po na raise ang siren. Ang bed sa hospital nausaan na ay murag harang or side rail sa kilid na imo lagi isa para paglikay nga dili mahulog sila sa ilang bed. Nga if naay mga incident nga inani nga makahulugan sa kag pasyente sa imong shift, naami gitawag og incident report or IR na dapat maghimo mig report na i-explain unsang oras na hitabo, unsang nga shift, kinsay mga tawo ana nga shift and giunsa paghitabuang anong nahulog or unsay mong gibuhat pagkahibaw ni mo nga nahulog ang pasyente sa iyang bed. Imo sa nai-include sa imong incident report. Hello, good morning. Sixth floor ward, Stephen speaking. Yes, ma'am. Ay, ganun po ba? Ah, sige po, sasabihan ko na po siya ngayon. Thank you, ma'am. Goodbye po. Dahil daw tumawag ang nursing supervisor, pull out ka daw sa ICU, baba ka na daw, may nagtotoxic daw sa kanila ngayon. In the first place, I have made it with my own. What I have on. Connect na kayong lahat. Huy, sorry. Sinabihan lang naman ako na sabihan kay. Kung mana gani ang nurse ka toxic. Toxic ang shift, meaning murag busy ka ang shift, nailaghang gitabang, ay mga daghang reklamo gikan sa SO or significant other, mga kuyog sa mga pasyente. Ngayon na mo namong gitag as toxic shift. So let's continue watching. Sa susunod, patipalo na kayo pa ito bago nyo i-endorse dito ah. August na yung swero eh. Sorry nga. Ulit-ulit na naman eh. Ikaw na lang. Ano sabi mo? Nagagalit ka ba? Wala naman ako nagagalit eh sa'yo eh. Hindi ba eh, parang galit ka eh. Gusto mo di ko i-receive yun? Hindi kaya nga galit ako eh. OA mo ha? Excuse me? Ano OA? Nakikita mo yung swero, paubos na. Buisit to. Magibuisit? Ano? Magibuisit mo sabi mo, ha? Nabibwisit ako, hindi sa'yo. Nabibwisit ako kasi binabaan niyo yung pasyente nang hindi niyo pa natatapos yung trabaho ninyo. Tapang mo ha? Oo, batamin ako sa'yo ha? Ano, bunganga ka dyan? Eh, gago pala to eh. Hindi mo kilala kausap mo? Nasaan ang Heather na? Mamo, bago ka? Sorry nga eh! Sorry nga, Aki Karen eh! Sorry. Sige na, ako nang bahala doon. Sa susunod ha? Mga nagika o kung swero sa Tagalog. Sa mga sa Bisaya, ang automatic tawag na is dextrose. Dextrose. If kami sa una mag-endorse ang pasyente, ang module na siguro doon nga na ay to follow. Nurse, nung oras ko na lang daguyan kapatid ko. Nurse, pwede na bang kumain yung pasyente? Nagugutom na kasi. Nurse, parang sira yung aircon. Nurse, hindi namin magamit yung TV. Paano ba yun? Nurse, ano ko lang siya bibigyan ng gamot? Gusto na kasi natulog ng kapatid ko eh. Nurse, pwede wag niyo nakuha ng vital signs namin gabi yung kapatid ko? Nai-interrupt daw yung tulog eh. Nurse, matagal pa ba yung bill? Gusto na namin umuwi eh. Nurse, kailan mag-account si Doc? Gusto na namin umuwi. Ano sabi ni Doc? Pwede na ba daw kami umuwi? Tagal eh. Nurse, matagal naman ng bill. Hindi pa kami binibisita ni Doc. Uuwi pa kami ngayon o hindi? Tapos ka na umiyak? Nurse, pasikasa naman oh. Ka-experience ako bumangin ang significant other na mga SO nga. Grabe yun. Na the day time na nasa jut ko yung nagkalalis ako na SO. So, makasin natin yung pagdaghan, daghan personalidad sa mga tao niya sa hospital. And wala, kung ako yung pakanuno, wala siguro yung nurses nga trabaho sa hospital na nili ka sukat o yung mga inaanak. Mga inaanak nga, kung nili man pasyente, mga SO. Be, nawawala yung ballpen ko. Nakita mo ba? Last week kasi nawala rin yung ballpen ko, ikaw yung ka-duty ko nun eh.
magsalita po. Ano gusto mo sabihin? Ako ang mapataba dito! Hindi naman sa ganun. Nawala na kasi last week yung ako lahat ang mataba! Ikaw ang mabuti! Ha? Talagay na yan? Ikaw ang mabuti! Be, kung wala sa'yo yung ballpen ko, okay lang naman. Tinatanong ko lang naman kung nasa'yo yung ballpen ko. Ako ang mataba! Be, sa akin... Tumahimik ka na lang, sir. Bili na lang ako sa Mercury. So, well, na-enjoy mo ngayon, Ana. Insidente, di ginamali kaya sa hayin. Uli na ko, no? Gikan sa, kung natatangang-trabaho pa ko sa hospital, di kasagara, di guli na ko. Gikan duty, usahay ang madaan ako, kuan, mahibong lang kung anong tulok ako akong ballpen, or naakoy na, nadala nga medication ticket. Or as a plaster sa hospital, hindi mo gamitan gani para pagtaon ng dextrose. Nadala sa dni mo, as tagunting. Yung ana, na yung mga ana. Muna, kasagaran na mong buhaton sa mong mga ballpen na butangan na mong name sa sud. Para if na yung hulam, ano, iuli lang. Gawas ko, paon ko nilang name nga nasa sulod. Lagi na mauli ang ballpen mo. Pais na kayo. Anyway, let's continue. WBC RBC platelet. Ano ba yan? Phone ng phone? Try mo magtrabaho, nurse. Di yung text ka ng text. Sorry po. 5 minutes later. Excuse me, nurse. Wala pa bang update yung doktor ko? Eh sir, sabi niyo po kasi kanina, phone ako ng phone. Katext ko po yung doktor niyo, nire-refer ko kayo. Naguguluhan ako sa inyo, sir. Morning, be. Sige, endorse ka na. Kamusta? Busy? Ito, be. Puyat na naman. 4 nights ako, straight duty. Pero okay lang. Off naman ako mamaya. Makakatulog ako. Gaga, unit meeting natin mamaya. Mandatory attendance. Masa night shift ko. Nya, kanang night meeting, ma-absent ko sa meeting. Masa nyo ko sa meeting niya. Mangatala lang ko sa akong mga ka-oban kung masa yung meetingan. Oro na ako ang style sa una. Be, ikaw mo nang bahala dyan ha. Tapusin ko lang tong chart ko. Pauwi na tayo eh. Shoot, I-N-O pa. Teka lang. Sir, sorry. Nakaihi na ba kayo? Oo naman. Ikaw, nakaihi ka na? Gugulo na tiyak na rin, no? Kaya lang, lagi yung mga incident niya in Ana, no? Labi na toxic kay Anjuti. Kung hindi yung ganina, ha? Kung grabe, busy kayo. Kaya hanggang yung matabang mo, no? Something like that. And then, makalimut ka nga. O pwede kakaihi. Kumunsa ka busy. Or usahay ganyan ng kanang dili pa kakaka, wala pa na kay kaon tungkol sa busy. Ang malipay kay ko basta ako kuyog sa chef kay akong mga suod gani nga mga suod o mga maka-breaks kayo nga kaoban. Ay sus, sige rin pa nga tawag, sige rin maghinanggaw sa chef. Let's continue. Hello sir, good morning. Kukuha lang po ako ng blood sample, tutusukan ko kayo. Tusok na naman? Isang tusok lang ha? Oo naman sir, isang tusok lang to. Sure na sure ako. Sandali, parang ang laki niyan. Sandali. Huling hingang malalim. Kaya yung blood sample, dili na nakata ko ang needle, sa kin na nakata ko ang syringe, grabe. Dili sa yung nakakaan. Yung marla na niya, and na yung mga kanang mga nurses or mga medtech na magkuha or maghatag sa inyo ha, o tambal, or maghatag, magkuhaan sa inyo, mag-perform sa inyo ha, skin test, kasi gano'n na skin test, or magtao sa inyo ha, intravenous fluid, or IVF, or dextrose. Ayaw mo panakla, like, nang when magtao ng nurse sa kanang tourniquet,
sa'yo mga kamot mo, sige ko nakla. Yan, diligay ka shoot. Kay isa lang. Mga naklaan, taklaan. Ayaman. Ayun ka doon ha, kay... Kung manahid ang nurses or ang medtechs ay mga makuha o kuwan o magtawag o dextrose, niya mo anak ka nga. Kay isa ka lang ha. Ang tendency nyo na dili siya makaisa o to. Usahay ma-conscious or usahay makulbaan silang if makuha ba nilag kausa lang. Labinag kung ang pasyente kay bata, lisod kay pagitawan ng ugat. Or kanang kung ang pasyente dehydrated, lisod siya pagitaon. And nasa uban na kung ang ugat ninyo, lubong siya, lisod siya. Hard stick ang tao, kaya lang lisod siya. Dili siya makuha mo sa ka, tusok lang. If you enjoyed watching this video, I highly recommend that you click that notification bell kasi on our next video, I'm gonna be sharing with you guys how to spot the right day and time you post your videos on your YouTube channel. And please follow or like my Facebook page and my other social media accounts, or you can also comment below, take a screenshot and share it on your Instagram story and tag me. Thank you so much for watching this video and see you on my next video. Bye, sweetlings. Take care.